Ang Pilipinas ay umakyat na sa pang 34 na ranggo sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ito'y ayon sa GFP Review na may Power Index Score na 0.4691 at lalo pang lumalakas ang Pilipinas dahil sa mga armas na ibinibigay ng ibang mga bansa. At nito-nito lamang, ang India ay magbibigay daw ng mga Brahmos, ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo. At ito ay di-deliver sa loob ng 10 araw. Ano nga ba ito? At bakit nagpapalakas ang Pilipinas? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kamakailan lamang ay nababalitaan natin na tumitindi ang tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea at pinangangambahan din na magkakaroon ng World War III dahil sa tensyon sa Taiwan. Nagkaroon na rin ng babala si Putin para sa NATO dahil sa matinding tensyon buwat nang nagkaroon ng digmaan sa Ukraine. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang mga sistemang pang-ibabaw nito ay darating sa Pilipinas. Ang supersonic cruise missile na pinakamabilis sa mundo, kasunod na ito i-deliver sa Marso. Ito ang kauna-unahang export order na napakalakas na pangako. At ngayon ay nagkakaroon na ang Pilipinas sa kanyang arsenal. Dapat nga bang mag-ingat na ang China? Ang sumusunod na ulat ay magbibigay sa iyo ng higit pang impormasyon. Ang deal ay matagal nang napagkasunduan at dumating na ang oras na ito ay dapat ipadala ang pinakamabilis na supersonic na cruise missile na galing sa India. Ayon pa sa Gravitas, sa susunod na 10 araw, ang mga ground systems ito ay makakarating sa Pilipinas. Ang mga marines ng bansang ito sa Timog Silangang Asya ay magkakaroon ng 3 battery ng mga missile. Ang halaga ng deal ay $365 million. At ito ang kauna-unahang uri nito. Isa itong makasaysayan para sa parehong India at Pilipinas. Para sa India, ito ang pinakamalaking foreign export agreement ng Defense Research at Development Organization at para rin sa Pilipinas dahil magkakaroon ito ng makapangyarihan na Brahmastra sa kanyang arsenal. Oo, Brahmastra. Isang matindi at mabagsik na armas na binanggit sa mga Hindu scriptures. Ayon sa alamat, ang armas na ito ay may potensyal na sirain ang buong universo. Sa mga aklat at dula, matagal nang pinag-usapan ang Brahmastra at ang Brahmos ay napakalapit dito. Tingnan lang natin ang kaya ng misal na ito. Maaari itong lumipad ng halos 3 beses ang bilis ng tunog kahit halos imposible ito maabutan. Mayroon itong reach na 300 hanggang 500 kilometers na mas malayo kaysa karamihan sa mga cruise missile. Maaari itong magdala ng 250 kilograms na submunitions. At sa huli, nuclear capable din ang Brahmos. Ang isang buong pwersang preemptive nuclear strike ay maaaring pabagsikin ang kakayahan ng kalaban. Ang Brahmos ay may iba't ibang anyo. Maaaring ito ay ship-based, land-based, air-launch, at submarine-based. Ano ang eksaktong matatanggap ng Pilipinas? Ang shore-based anti-ship variant. Ang deal ay nagpapakita na ang Pilipinas ay nagtatangkang palakasin ang kanyang kakayahan sa depensa. Ito ay dahil ang bansang ito sa Timog Silangang Asya ay matagal nang naharap sa isang maselan na takdang gawain na angkop sa pag-navigate sa magkaibang interes ng Beijing at Washington sa nagdaang taon. Mas lumakas ang defense partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at may ilang beses ding nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at mga sasakyang Pilipino sa South China Sea. Noong nagdaang buwan lamang, tinadyakan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang isang bangka ng Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan ng Pilipinas na i-modernize ang kanyang military capabilities. Hindi lamang ito ang angkin ng Brahmos, kundi plano rin nilang kunin ang American HIMARS o MLRS at ang M142 High Mobility Rocket Artillery System. Inihayag ng Army Chief na si Romeo Bronner noong nakaraang taon na bukod dito, ang Pilipinas ay nais ding bumili ng 7
na ALH MK2 choppers mula sa India. Ang helicopter ay may high-tech surveillance radar at maaring makakita at makakilala ng mga sasakyang pandagat hanggang sa layong 120 nautical miles. Bukod dito, maaaring gamitin ang mga helicopters na ito para sa mga long research at rescue operations. Na ang ulat na ito ay nagmula sa Weon World. Mga kaibigan, tumitindi ang bakbakan at nagpapalakas ang mga bansa, maging ang ating bansa ay nagpapalakas ng depensa. Kaya naman masasabi ko, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Tayo maging handa at talikuran ang ating mga kasalanan. Romans 13 verse 11. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo sumampalataya kay Jesucristo. Kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Malapit na at gumising na tayo sa ating pagkakatulog. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong pagmamahal sa amin. Tulungan kaming mapatatag, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo habang kami, Panginoon, ay papalapit na sa inyo pong pangalawang pagparito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig sa amin at huwag niyo kaming hahayaan mawala. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming sambut-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.